nakainis ang NBA player nang dakdakan siya ni Kai Soto. Walang nagawa si CP3 sa tangkad ni Kai. Sa wakas, mapapalaban na ang ating kababayan na si Kai Soto sa NBA. Dito nga sa preseason game ay inibitahan maglaro ang Adelaide 36ers. Ito na nga ang pangatlong pagkakataon na nakaharap ng isang NBA team, ang mga taga-NBL. Noong 2018 at 2019 ay nakatapat na ng NBL team ang Utah Jazz. Pero ang pinakamahalaga dito ay ang magiging performance ng 7-3 center na si Kai Soto. Matapos niyang hindi madrop sa NBA ay siguradong napakahalaga ng game na ito para sa kanya. Dito dapat ilabas ni Kai ang tunay niyang husay. Susukatin kasi ng karamihan kung handa na ba talaga si Kai sa NBA o hindi pa. Pero magiging crucial pa din ang magiging playing minutes ni Kai sa laro. Opening frame mga Lods, pinaglaro kaagad ng Suns ang kanilang big 3 na sina CP3, D-Book at Ayton. Maanghang agad ang palitan ng outside shooting ng Adelaide at Suns. Para sa Adelaide, mainit ang shooting ni Daniel Johnson. Yun nga lang ang mamama sa kabila etong si Ayton. Early 10 points para kay Ayton. Pinasok naman si Kai bandang 6-minute mark, sabay upo naman ni Ayton, kaya't hindi sila nagkatapat sa court. Pero nagparamdam kaagad si Kai. Isang magandang assist sa baseline ang ginawa ni Kai. So far, decente ang nilaro ni Kai sa first quarter. Humahasil play pa ito si Kai para sa ball possession. Role player lang at hindi pinipilit umscore. Bilang panapos ay isang 200 slam dunk mula sa ating kababayan. Nainis tuloy ang kabantayan ni Kai na si Landale matapos siyang dakdakan. End ng first quarter, 28-33, lamang ang Adelaide. Yan! Second quarter, nagkatapat na sa wakas si Kai Soto at DeAndre Ayton. Pero unang pasok ni Kai na postihan niya si CP3. Dahil mismatch ay agad kinaldag ni Kai si Chris Paul. At dahil sa tangkad ng ating kababayan, walang nagawa si CP3 kundi kapitan etong si Kai. Si Ayton naman kitang gigil postihan si Kai Soto. Magandang depensa ang pinamalas ni Kai, kaya't napa-fade away na lang si Ayton. Ang problema lang dito mga Lods, na sobrahan si Kai kakabantay kay Ayton at nakalimutan niya na mag-help defense. Pero regardless, natapos ang first half, lamang pa din ang Adelaide 71-59. Third quarter, nakakahabol na ang Suns dahil sa mga sunod-sunod na turnover ng Adelaide. Pero nung pinasok si Kai Soto ay nag-iba ang laro. Siya nga lang sa lahat ng Adelaide players ang may positive impact, yung iba puro negative na. 7 points ang ginawa ni Kai at nakikipaglaban talaga sa ilalim. Isama mo pa yung isang 3 ni Kai at magandang shooting sa free throw line. End ng third, lamang ng 6 ang Adelaide. Final quarter, nag-takeover mode na si Craig Randall at Antonius Cleveland para sa 36ers. May gustong patunayan yung dalawa, lalo na si Craig. Ang final score ay 134-124, panalo ang NBL team na Adelaide. Kai Soto 11 points, 2 rebounds, shooting 50% at 100% sa free throw line. Nanguna si Craig Randall with 35 points. LeBron James na patayo sa ginawang move ni